make leaders, I make cells, I am a history maker. Yan po ang exact words na nabasa ko sa Facebook at Twitter account ng ating next speaker from the Net Generation. As I was reading all her posts about her ministry, grabe po, I was so inspired. The schools she invades, the campuses she goes to, the principals na nakikipagchikahan siya para lang makapasok sa mga school. Wow. All I could say was, this is what passion for G12 and discipleship is all about. So to hear from her without further ado, the founder and pastor of History Maker, a youth network of Jesus Christ, the Life Giver Ministries, a cell leader, soul winner, and history maker, Pastora Faithy Santiago. Amen. Amen. Sino po excited ngayong umagang to? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, parang excited na ako sa gagawin ng Diyos sa akin. Amen. Everyone, can I request everyone to stand up and let's pray? You know, naniniwala po ako that God will do great things. Amen? Wow. Let's pray. Raise your hands. Panginoon, naniniwala po ako that you will change us, Lord God. We believe, Lord God, that you will open our eyes, Lord God, to see, Panginoon, and to understand, Panginoon, kung anong gusto mong sabihin sa amin. I believe that you are not raising up just members, Lord God, but you are raising up disciples. And after this conference, Lord God, lalabas po kami lahat, Lord God, carrying, Lord God, at papasok kami, Panginoon, sa mundo, Lord God, ng pagdidisipulo, Lord God. We will never be the same again. Lord God, we expect great things. Let your Holy Spirit be upon us. Great things are going to happen. Lord God, this whole day, Lord God, salamat po. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Whew. I'll be sharing about the world of discipleship. Sabi mo nga sa katabi mo, the world of discipleship. Okay. Now, open your Bibles to Luke 9:23-26. Bibilisan ko na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi konti lang po yung oras ko. Sabi niya rito, no, Luke 9:23-26, sabi niya, "Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." Sabi niya, For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will save it. What good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? Now remember, tingin mabuti sa akin, remember that the presentation of Christ is the best presentation of discipleship. Andiyan ka ba? That greater than the presentation of his disciples, and greater what than the presentation of Paul. Tama sila, matitindi sila, disipulo, si Apostle Paul, pero mas matindi presentation ni Jesus Christ. Walang mananalo kasi, tandaan nyo to, source tong pinag-uusapan natin. Nanggaling ito sa source. Andiyan ka ba? Now, we will listen to the source. Are you excited? I warn you, this is unpleasant to your ears. Bubuksan ko po ang umagang ito na hindi ko kayo patatawanin. Hindi ko kayo pakikiligin. But I warn you, this is unpleasant to your ears. But this is from the source. Sabi niya, kukunin natin ang meaning ng discipleship from the source. And he said, no, ulitin ko in the verse, he said to them, if anyone would come after me, he must deny himself. Take up his cross daily and follow me. Andiyan ka ba? For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. Okay, what good is it for a man to gain the world and yet lose or forfeit his very self?
the best presentation of discipleship. Are you there? Now, bakit ito nasabi ni God? You know, when I was reflecting this, I realized that there is a game that is happening in the world. May laro po na nangyayari sa mundong ito. At as soon as pinanganak ka, kasali ka na. Andiyan ka ba? The game is what? The game is about having everything. The game is about what? Is how to get this tiny planet in our hands. Sino ang kukuha ng mundo? Andiyan ka ba? And while this is happening, there is a game in the kingdom of God that is taking place. And this is the game of discipleship. Sabay na sabay sa game ng mundo. And sabi ni Jesus Christ, unless you quit the game of the world, youth, andiyan ka ba, mga young people, na katulad ko, men and women, unless you quit the game of the world, Christ said, you cannot compete in the game God called discipleship. Who wants to become a disciple of Christ? Yung unang game, ano sabi? Get the world. Yung pangalawang game, ang sabi, quit the world. Yung unang game, ang sabi, save your life. Ang pangalawang game, ang sabi, quit your life, lose your life. Now, it sounds extreme, like, lalo na sa 22-year-old, what? Girl like me, who is speaking in front of what? Young people, men and women, with a potential to get the world. Pero ba't ganito? Sabi ni Lord, anak, maniwala ka sa akin na kapag create ang mundo ng ambience na ano, na maganda, okay, na matindi, pero hindi magbibigay ng kahiligayahan. Andiyan ka ba? Are you excited? Nakapag-create ang mundo ng laro na lahat gustong sumali. Pero, now, tingnan natin mabuti, people like what? The pharaohs of Egypt. People like what? Alexander the Great. People like Cyrus, Darius, Napoleon, Hannibal, Hitler, or even Bill Gates, Manny Pacquiao. Isang ambience na makukuha ang mundo. And mind you, itong mga taong nabanggit ko kanina, nakuha nila. This man got the whole world. Ang mundo, what? This man got the whole world in their hands. Meaning, sabi ni Lord, nak, makukuha mo talaga ang mundo. Pero sabi niya, you know why? Ang mundo for sale talaga eh. Sino rito gusto? Dati, no? Ako, 22 years old. Okay, grumadwit ako 2 years ago sa Miriam College. Maniwala ka sa akin, ang passion ko, ang vision ko, makuha ang mundo. I want to be the best director. Nagti-theater po ako sa Miriam. I want to be the best director. Gusto ko makuha ang mundo. Bago ko mamatay, gusto ko maging sikat na director. At tingin mabuti sa akin, sabi ni Lord, nak, ang mundo for sale talaga. And even a child has the power to get the world. Now, hindi pinag-uusapan dito kung magkano, ang pinag-uusapan dito, gusto mo? Involve tayo sa isang laro. Laro na pinaiikot-ikot tayo. Madaming tao na nagsasabing, basta makuha ko lang to, basta makuha ko lang yan, masaya na ako. Kaya lang sabi ni Lord, listen to me, andyan ba kayong lahat? Parang ang seryoso ate ni Faith, alam ko nagpapatawa to eh. Plano ko ho sana magpatawa. Pero sabi ni Lord, you know, gusto ko pupunta ako sa langit, sasabihin ni Lord sa akin, anak, na-preach mo na maganda yung word ko. Hindi ka katulad nung iba, nagpapatawa lang. Hindi ka katulad nung iba, pinapaganda yung maganda na at pinapalinis yung mga malinis na. Andiyan ka ba? Pwede ba yon? Nak, na-preach mo yung word ko ah. Pinapaganda yan. Ang daming dahilan yan. Ang daming reason yan. Na-preach mo. Siguro magandang trophy na yan. Andiyan ka ba? Okay? Now, tingin mabuti sa akin. Ngayon, kung plano mong makuha ang mundo, you will lose or be disqualified in the game called discipleship. Bakit ang tapang ni Christ na sabihin, quit this game? You know why? Alam niya na hindi mo katapat ang mundo. Walang trophy na makapagpapasaya sa tao. Kahit anong takbo mo,
wala kang makukuha. Kahit makuha mo yung prize, you will be unhappy. Now, every one of you, listen to me. Christ is inviting you to enter into the arena of discipleship, to join His game, and quit the game of the world. Ito ang tunay na laro, sabi ni Lord. Iba ang trophy nito. Iba ang compensation dito, sabi ni Lord. Kung nalulula na tayo sa yaman ni Manny Pacquiao, barya-barya lang ito sa tingin ng Diyos. Barya-barya lang ito sa matatanggap natin sa Diyos. Are you excited? In fact, wala itong halaga kay Jesus. Maniwala ho kayo sa akin, kahit ho si Bill Gates, malulula sa ibibigay sa iyo ng Diyos. Now, ang daming pastor, ang daming youth, parang negotiable ang pagiging disciple ni Lord. Ay, siguro, alam mo, mga magpapastoral lang yung mga walang magawa sa buhay. Ang mga magpapastoral, siguro yun yung mga kriminal. Wala akong ano sa kriminal, pero kriminal ka, apasaway ka, magpastor ka na lang. Andiyan ka ba? Kaya ako sabi, pinatunayan ko, Lord, magpapastor po ako. Sa gitna ng mga kaklasiko, mga mundo na ano, mundo na gusto, na mga grupo ng tao na gusto makuha ang mundo, sabi ko, Lord, I want to have the best career in this world. And that is to become a disciple of Christ. Are you excited about this one? Now, sabihin mo sa katabi mo, I want to enter into the world of discipleship. Now, tingin mabuti sa akin, lalabas ho kayo dito, mag-i-enhuan session dito. You will never be the same again. Are you excited about this one? Tingnan natin mabuti. And sabi niya rito, no? Let's look at the words of Jesus. Sabi niya, What profits a man if he gains the world, yet lose or forfeits his soul? Now, listen to me. From the very words of Jesus, do you know that you can really get the world? From the very words of Jesus, do you know that you can really get the world? Sabi niya, ano makukuha mo? What profits a man if he gains the world? Meaning, ang isa, bawat sa inyo, isa-isa kayo, you have the potential to get the world. But Christ is telling us boldly, ano ngayon kung makuha mo? Andiyan ka ba? Ano ngayon kung anong nakuha mo? Kung makukuha mo, may nakuha ka ba? Sabi ni Lord. From His very mouth, He knows that you can get the world. But gaining the world can be the cost of losing the most important part of our being. Kung saan namatay si Jesus. Kung saan binigay niya ang buhay niya. And that is your soul. Forfeited ang soul. Napo-forfeit pala ang soul? Now, how much do you think is the cost of the entire world? How much do you think is the cost of the entire world? The answer is, I don't know. Christ never mentioned in the Bible. At wag na wag nyo nang kukompyutin. But Christ mentioned the cost of the soul. And it is more than the cost of the whole world. Hindi minention ni Christ ang cost ng mundo. Alam mo kung bakit? Kasi for Him, wala itong value. Ang na-mention ni Christ, yung may value, yung soul mo. O tingin mabuti sa akin, sabi ni Lord, anak, akala mo ba pag nakuha mo mundo, masaya ka na? Hindi. Kung ako sa'yo, iligtas mo kaluluwa mo. O hindi mo ba napansin? Tingin mabuti sa akin, hindi mo ba napansin? Na ano, sino rito madami ng cellphone na nakuha? Ha? Pastor, punta po kayo dito. Okay lang po. Halik. 1, 2, 3, may timer. Okay, tingin mabuti sa... Ilan na ho ang cellphone ninyo, Pastor? Tatlo. Tatlo ho ang cellphone nyo ngayon? Pero tatlo po ang naging cellphone mo sa tanang ng buhay mo, okay? Ay hindi, more, no? Mga 20 siguro o 30. Mga 6. Social 6. Social. Okay, Pastor. Alam ko, una-una yung cellphone, 3210. Tapos sunod, 3310. Hindi ko na alam eh, 2100. Siguro ngayon, blueberry. Ay, blueberry tuloy. Blackberry.
Okay. Now, tingin mabuti sa akin, Pastor, kung isa, sasaksak ko sa'yo, siguro bibigyan ka tayo ng bagong iPad, gusto mo. Yes. Sure, di ba? O, sasaksak ko sa'yo, Pastor, iPad, bago. Yes. Wow. Na alam ko hindi ka makokontento, Pastor, gusto mo pa ng, ano, ng kotse. Yes. Tama? Gusto mo ng kotse? Sino dito ayaw ng kotse? Okay? Ako kung bibigyan kami ng kotse, ang kotse po kasi namin, Nissan. Nissan aandar, Nissan hindi. Nissan mainit, Nissan malamig. So gusto ko ng bagong kotse. O sasaksak ko bagong kotse sa'yo, Pastor. Hula ako, Pastor, gusto mo pa ng Mac laptop. Yes, yes, yes. Para nag-alaway ka, Pastor. Sige, bibigay ko sa'yo. Naku, Pastor, hulaan ko pa gusto mo pa ng ano, ng bahay at lupa. Mansion, Pastor, gusto mo. Tama? Isaksak ko sa'yo. Naku, Pastor, parang nararamdaman ko may gusto ka pa. Naku, teka lang, sandali lang. Hindi na ho ako matatapos ito, wala na akong oras. Gusto kong sabihin sa inyo, kahit isaksak ko ho sa kanya ang buong mundo, hindi ho siya masasatisfy. Bakit? Sabi ni Christ, ang value ng kaluluwa mo, mas malaki pa sa value ng mundo. Kaya kahit isaksak ko po yung kaluluwa ko sa kanya, hindi ho siya masasatisfy. Andiyan ka ba? Ay, isa lang ang sapatos mo, ano nangyari? Nagpaparinig ka ba? Parang yung, okay, upo na ho kayo, wala ho akong mabibigay. Now, tingin mabuti sa akin, sabi ng Panginoon, anak, kung ang isi-save mo o ang plano mo o ang vision mo makuha ang mundo, talo ka. Bakit? Kasi mas malaki ang kaluluwa mo sa mundo. Sabi niya, what profits a man if he gains the world yet he forfeits his soul? Ang na-mention ni Lord, yung ano yung may value, yung kaluluwa mo. Hindi kaya ang sasabihin ni Christ ang totoong standard ng discipleship? Hindi kaya itong i-reveal ni Christ ang susi ng church growth? Ito kayang sasabihin ni Christ ang tunay na buhay ng mga pastor, ang tunay na buhay ng 12, ang tunay na buhay ng 144, ang tunay na buhay ng 1728, hindi kaya ito ang standard ng family living? Andiyan ka ba? Hindi kaya ito pinakamatinding arsenal para pulbusin ng demonyo ang tukso at ang kasalanan? Andiyan ka ba? Sumagot si Lord, kung gusto mong iligtas ang kaluluwa mo, huwag kang ma-involve sa mundo. Lustayin mo ang kaluluwa mo sa akin, mabubuhay ka. Christ is challenging us to be His disciple. Christ is challenging us to enter into the world of discipleship, and this is life. Maniwala ho kayo sa akin, 5 years, 10 years, 20 years, hindi ko alam. Ang pagkakalam ko ho dati, 5 years old lang po ako. Pero nagulat na ho ako, 22 years old na po ako ngayon. Ang bilis, baka po pagising ko sa umaga, 50 na ako. O pagising ko na naman sa isang linggo, baka ho, 60 na ako. Hindi ko ho alam. Pero sabi Lord, nak, maniwala ka sa akin, aanihin mo ang mundo. Kung hindi mo makukuha kaluluwa, nak, I am inviting you to be my disciple. And this is the best career in the world and in the planet. Are you excited? Christ is challenging us to be His disciples. You know, sino ho nakakilala kay Pastor Ronald Remy? Naalala ko, kinikwento ho sa akin ni Pastor Manny, yung tatay ko po. Naalala ko si Pastor Ronald Remy. Siya po, kilala niyo po ba yung pastor din namin, si Pastor Dennis Roldan? Ganyan ho ang itsura niya. Gwapo. Matangkad. Medyo mataba lang talaga. Medyo chubby lang. Baka magalit sa akin eh. Talagang grabe, no? Artista siya. And you know, iniwan niya yung pag-aartista niya para maging pastor. After noon, inalok ho siya na maging, ano, na maging politician. You know, ang sagot niya is so what? Shocking. And for me, pwede ko sabihin, Pastor, sayang, pwede mong ma-win yan. Inalok ho siya maging politician. Sabi niya, alam niyo ho, ano sabi niya? I don't want to demote myself. This world is not enough. I have the greatest career, and that is being the disciple of Christ. Are you excited about this one? Sabi mo nga sa katibo mo, ready ka na pumasok? Ready ka na bang pumasok sa mundo ng discipleship? Palakpakan po natin ang Diyos. Now, tingin mabuti sa akin.
Let's get started. Fasten your seatbelts. Who wants to be a disciple of the Lord? Now, tingin mabuti sa akin. One time ho, may secretary po kami sa church namin. Hindi ko na usasabihin ang pangalan. Madami yung nakakakilala din sa kanya. And then one time, sabi ko, date tayo, tita, pray tayo. Mag-hotel tayo, mag-pray tayo. And you know, grabe, isang araw ho kami nasa hotel lang. Hindi na ho kami nag-prayer mga tingin, ang hirap umakyat pa eh. Hotel na lang, di ba? Pwede ba yon? Okay, so we prayed. And then, you know, iyak siya na, iyak. Sabi niya, Faithy, for 10 years that I've been serving God, ngayon ko lang nasabi na ibibigay ko buhay ko kay Jesus. So ngayon lang sumagi sa isip ko, nasa church ako. Pero ngayon lang ako nagdesisyon na magiging disipulo ako ng Panginoon. Andiyan ka ba? Tingin mabuti sa akin, you know? Pwede nagsaserve ka kay Lord. But this is an eye-opener. The Lord is inviting you to be His disciple. Na ibigay ang buong buhay mo sa Panginoon. Sabihin ko sa'yo, malulula ka dito. Ang reward nito, hindi lang dito sa lupa, pati sa langit. Andiyan ka ba? Now, what is the cost of discipleship? Three things. Tapos na po ako. Number one. Now, tingnan po natin sa Luke 9:23, sabi niya, then He said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Number one, what is the cost of discipleship? Number one, write this down. Now, denial means what? To refuse? To gratify your own needs and desires? You know why? Alam naman ni Lord na ang word makukuha mo by your desire lang eh. By what? Minsan ang world pwede mo na makuha by meeting your needs. Now, ang discipleship or being a disciple of Christ is about denial. Deny yourself, sabi ni Jesus. Matuto kang may tanggihan. Yung totoong original na meaning is what? To disown. Meaning, sabi ni Lord, kung gusto mo maging disipulo ni Christ, ipagkanulo mo ang sarili mo. Huwag mong pagbigyan. Sino rito yung napagbibigyan pa nila yung sarili nila? Kaya si Paul sabi niya, I beat my body and make it a slave. Every time nagpipreach ho yan, hinuhubad ho niya yung t-shirt niya. Pinapakita lahat ng ano hagupit sa likod niya. Sabi niya, kahit kailan hindi nakascore ang katawan ko sa akin. Sabi niya, matuto kang may tanggihan. Yung totoong original meaning is what? Ipagkalulo mo. Huwag mong pagbigyan. Sa version naming mga youth, huwag mong paiskurin. Huwag mong papuntusin. The reason why people who has everything end up miserable and lonely kasi ang taas ng percentage na ang pinagagawa nila sa sarili nila ay what? Ay pang sarili lang eh. They became unhappy and unfulfilled. Now, tingin mabuti sa akin, Christ gave us the key to life. And tingin mabuti, and that is what? That is to become a disciple. Taasan mo naman ang buhay mo. Hindi lang umiikot sa pera, sa trabaho, sa negosyo, sa sarili, sa pamilya. Make it your business. What? God's business. Make it your business. What? Soul business. Why not making God's family your family? Why not making God's education your main education? Why not making what? God's family your own what? Family. What? Why not making God's lifestyle your own lifestyle? Why not making God's agenda your main agenda? Deny is what? Is to what? Disown. Andiyan ka ba? Sino po excited dito? Sino ho excited? Mga youth, are you excited? You know, deny is also dying. Kita mo ha, tingin mabuti sa akin, hindi na bago kay Jesus ang betrayal. Yung si Judas, binitray siya, maniwala ka sa akin, hindi na siya nasaktan doon. Alam niyo kung bakit? Na-disown na kasi niya sarili niya. Na-disown na niya sarili niya bago pa siya ma-disown ni Judas. Kita mo ha, hindi na bago kay Christ ang mamatay kay Jesus. Bago si Christ mamatay sa krus, namatay na siya araw-araw. Kaya hindi na sa kanya bago yon. Ang hirap naman. Pwede naman akong
Pwede naman akong yumaman. Ang hirap naman ang pinagagawa mo. Kalimutan ang sarili. Kaya mahirap kasi walang denial. Andiyan ka ba? E kung baliktarin kaya natin, denial ang sarap naman. E baliktarin natin, devotion, ang sarap naman. Baliktarin natin, making disciples, ang sarap naman. E kung baliktarin kaya natin, gigising sa umaga para mag-pray, ang sarap naman. Baliktarin kaya natin, sumunod sa pastor kahit ayoko, ang sarap naman. Pag natutunan ng disipulo na tumanggi sa dikta ng sarili, maniwala ka sa akin, panalo ka. Huwag mong hintayin mamatay. Matutunan mong mamatay. Huwag mong hintayin ang kamatayan mo sa dulo ng iyong buhay. Mamatay ka araw-araw, sabi ni Jesus. Hindi masama ang pagnanasa, pero pagnasaan mong tumanggi at mamatay. Sabi niyo, anak, akala mo okay na ako na tinitignan ka na nakaupo umaate ng conference? Kala mo okay na ako na nagdi-disciple ka lang? Kala mo okay na ako na pumupunta ka lang sa church, umuupo, nagpe-pray, nagwe-worship ka? Kala mo okay na ako dyan? You know, tingin mabuti sa akin. Sabi niyo, anak, gusto ko maging disipulo kita. Madaming nasa church, you know, nakaupo, walang absent, walang mintis, pero sabi niyo, anak, tumingin ka sa akin, gusto kita maging disipulo. Hindi ka pa nakakapasok sa mundo ng pagiging disipulo. Maniwala ka sa akin, anak, hindi mo pagsisisihan. Na kung gusto mong anak pumasok, number one, deny yourself. Andiyan ka ba? Pinuntirya talaga ni Jesus. Alam mo, hindi ang demonyo eh. Pinuntirya ni Jesus, alam mo kung sino? Ang sarili niya. Ikaw katawan, hindi ka makakaskor sa akin. Ikaw pag-iisip, hindi ka makakaskor sa akin. Ikaw nararamdaman, hindi ka makakaskor sa akin. Kaya alam mo, walang problema si Jesus sa demonyo. Hindi niya pinapansin demonyo. Ang problema niya at pinagtutuunan niya ng pansin sarili niya at maniwala ka sa akin, nanalo siya. Now, tingin mabuti sa akin, ang pagiging disciple, aalisin ka talaga sa connection mo sa mundo eh. Aalisin ka talaga niya sa desire mo sa mundo eh. Aalisin ka talaga niya saan? Sa passion mo sa mundo eh. Alam mo, tingin mabuti sa akin, magkakaroon ka talaga ng passion sa Panginoon eh. You will have passion for God. Nakakita ka ba ng mga young people na sa gitna ng na makasalanang mundo, they can stand and sasabihin niya, my passion is what? My passion is God. My passion is winning souls and making disciples. My passion is to become a disciple of Christ. Sabihin ko sa'yo, iba to. Young people, pag pumunta tayo sa langit, maniwala ka sa akin? Maniwala ka sa akin, ang generation natin, magkikita-kita tayo, lahat ng generation natin, tayo ang pinakamadami sa langit. As in, yung mga generation ni Faith, hindi maniwala ka sa akin, magkikita-kita tayo lahat sa langit. We will populate heaven. Are you excited? Now, denying, you will have passion for God. Mga pastor, I will have passion for God. Mahirap. Hindi, i-deny ko sarili ko. Andiyan ka ba? Denying yourself means di mo pagbibigyan ng sarili mo. You know why? Kasi ang pinakamatinding kalaban, hindi yung nanay mo. Ang pinakamatinding kalaban, hindi yung demonyo. Ang pinakamatinding kalaban, sarili mo. Alam mo, sarili mo, kaya kanyang dalihin sa impyerno. Akala nyo, magpipreach ako ng prosperity? Magpipreach ako ng passion, ng fire? Maniwala ka sa akin, sabi niya, nak, madaming tao on fire, pero they are not my disciple. Nakikisabay lang sila. Nahawa lang sila. Sabi niya, nak, I am looking for disciples. Huwag mong pagbigyan. Sabi mo nga sa katabi mo, pre, huwag mong pagbigyan. Sabi mo sa katabi mo, pre, gising, mag-pray ka. Pre, sabi mo sa katabi mo, pre, need mo pera, mag-tights ka. Sabi mo sa katabi mo, pre, may ambisyon ka, ambisyonin mo yung ambisyon ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, nanggigigil ako dyan eh, sa totoo lang. Kung may pagkakataon lang ako, sasabunutan ko yan isa-isa. Sabi ni Lord, sabi mo sa katabi mo na, pre, hindi mo priority sarili mo.
Teka lang, tingin mabuti sa akin. Nakakita ka na ba ng isang batang namumblema sa kakainin niya? Kakapanganak lang, ano kaya kakainin ko? Ano kayang iinumin ko? Sabi, Lord, anak, utang na loob. Huwag ka mamblema sa kakainin mo. Huwag ka mamblema. Ang i-priority mo ako. Bakit? Kasi priority kita. Nakakita ka na ba na may nagpa-priority na sa'yo? At namumblema ka pa? Eh may namama priority na nga sa'yo. Hindi, nabubulol na ako. Tignan ninyo. Sabi ng Diyos, nak, tingin mabuti sa akin. Bakit ang tapang ko na ano, iwanan mo kung ano ang nakakabit pa sa katawan mo na hindi kailangan? Ang tapang ko, alam mo kung bakit? Kasi nak, hindi mo lang alam, priority kita. At anak, isa lang ang key, i-disown mo sarili mo. Lose your life for me. Madami tayo, hindi Lord, kakain pa yung mga anak ko. Ay, hindi Lord, ako'y paano yung mga kaibigan ko? Ay, hindi, Lord, ano na lang sasabihin sa akin ng mga tao? Sabi ni Lord, anak, huwag ka mag-alala, pagtatawanan natin sila sa langit. Sabi ni Lord, anak, panalo ka, sundin mo lang ako. Number one, ladies and gentlemen, the Lord is looking for people who will deny themselves for the glory of God, for the Lord. Lord, patay na to kung patay. Lord, patay na to kung patay. Pupusta ko, lulustayin ko yung buhay ko sa'yo. Ay, magigising lang ba na maaga? Okay lang. Ay, magsisel lang ba? Ay, magkoconquest lang ba? Okay lang. Patay kong patay. Alam mo, kaya lang ayaw ng tao kasi di nila nakikita ang nakikita ni Lord. Alam mo, nakikita nila yung ganda ng mundo. Hindi nila alam, pag hinawakan nila, picture lang pala. Nilinlang lang sila ng demonyo. Alam mo, kay Christ lang, may guarantee ka. Papunta kang, ano, eternal life. Maniwala ka sa akin. Magpas ka sa boundary ni Christ. Maniwala ka sa akin. Kahit lubak-lubak ang dadaanan mo, you are assured of the eternal life. Huwag ka magpaskor sa demonyo, uutuin ka ng demonyo. Sabihin mo nga sa demonyo, hindi mo na ako mauuto ngayon. Disipulo na to. Young people, do you want to become a disciple of Christ? We will make a revolution! May iba sa inyo, 16 years old, you will preach the gospel. Deny yourself. May iba sa inyo, may boyfriend. Sabi ni Lord, nak, 17 years old ka pa lang, may boyfriend ka na. I-break mo muna yan. Pag tumuntong ka ng 20, 25 hanggang 30, tingnan mo, bibigyan kita ng pinakagwapo na mapapangasawa. Ayan. Basta gwapo, basta mapapangasawa, ayan. Passionate kayo. Ang daming tao nabulag sa mundo. Umiiyak ako, Lord, but sila nabulag sa mundo? Number one, deny yourself. Who wants to become a disciple of Christ? Who wants to become a true disciple of Christ? Take note, hindi attendee. Take note, hindi member. Take note, hindi lang worship leader lang. O gitarista lang. O dancer lang. O nag-a-usher lang. Ang Panginoon ay naghahanap ng mga taong i-deny ang sarili niya para sa kanya. Yan ang magka-qualify sa'yo sa pagiging disciple. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, mabilis lang ho ito. Papaano? Tingnan natin. Pinag-aralan ko papaano dininay ni God ni Jesus ang sarili niya. Through submission. Hindi lang siya hari ng mga hari. Hari ng pagpapasakop. Nasakop niya ang mundo dahil nagpasakop. Gusto mong masakop ang mundo? Sabi ni Lord, nak, magpasakop ka. Pasakop ka kay Lord. Pasakop ka sa leader mo, sa pastor mo. Papaano niya dininayan sarili niya? Number one, submission. Number two, obedience. Kitang-kita ko, pinagnasaan niya, hindi yung gusto niya ang pinagnasaan niya yung gusto ng tatay niya. Yung pinagnasaan niya, yung ikatutuwa at ikasisiya ng tatay niya.
Yung ikatutuwa at ikasisiya ng ano, ng pastor mo, yun ang pagnasaan mo. Don't live a what? A double standard life, sumusunod sa demonyo, sumusunod sa Panginoon. You know, number two, do you want to deny yourself? Sabi, Lord, nak, obey. Sabi mo nga sa katabi mo, obey! With all, sabi mo nga, obey! Sabi mo sa sarili mo, obey! And see, tingnan nyo mabuti, self-discipline. You know, tingnan mabuti, masyadong kontrolado ang katawan at isip, maging ang emosyon at puso ng Panginoon. Ngayon ka lang makakita ng taong may full control sa sitwasyon dahil full control sa sarili. He controlled his situation by controlling himself. Hindi niya pinaskor katawan niya. Sabi niya, disiplinado ko. Sabi mo nga sa katabi mo, disiplinado ko. Do you want to deny yourself? Number one, submission. Number two, obedience. Number three, self-discipline. Sino rito sasabihin, te, parang ang hirap ng pagiging disciple. Oh. Sana pala hindi na lang ako umatin ng conference. Sayang lang yung oras ko. Pero sino dito magsasabing, te, I want to become a disciple of Christ. Sino magsasabing, te, patay kong patay, ito pala to. Ayun, passionate. Okay, palakpakan natin si God. You cannot be a disciple of Christ unless you deny yourself. Are you ready for number two? Are you excited for number two? Sino rito yung umaapoy na para sa sinasabi ng Diyos sa kanila? Sino rito kinakausap sila ng Diyos? Kinakausap ka ba dyan sa dulo? Kinakausap ka ba dyan sa dulo? Ang kinakausap nga. Okay. Number two. Number two, take up your cross. Take up his cross. Sabi niya, verse 23, whoever who wants to what? To follow me must what? Must deny himself and take up his cross. Whoa! Are you excited? Hindi ito madali, ah. Take up your cross. Hindi ito madali. Pero hindi rin ito mahirap. Cross is figuratively exposure to death. Meaning, i-expose ka sa death. Cross can be what? A symbol of what? Of sufferings and hardships. Cross, what? Was an identity given to a criminal. Ayan ang cross. Now, sabi ni Christ, for whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will save it. Tingin mabuti sa akin. Nagugulat ako, sumisigaw ho ako habang pinag-aaralan ko to. Alam mo kung bakit? Kasi biniliktad ni Jesus ang pattern ng mundo eh. World. Tingnan nyo, ang mundo ang sinasabi, save your life, gain it. Si Lord, give up your life, gain through lost. It is not a sin to save your life, but how? By giving it up. Gusto mo magkaroon ng buhay? Ibigay mo. Gusto mo magkaroon ng buhay? Ilustay mo. Gusto mo magkaroon ng buhay? Ibigay mo ng buong buo. Eh gusto mo mawala ng buhay? Hawakan mo, huwag mong ibibigay. At yan ang nangyayari sa labas. So, paano tayo magkakaroon ng buhay? Sabi ni Lord, carry your cross. Cross ang katapat mo. Si Christ, piniling mamatay sa krus, binuhay. Si Andrew, namatay sa krus. Si Peter, namatay sa krus. Hindi mo ba napapansin, nilalapit tayo sa krus? Dapat tanggap mo na may krus, hindi yung nasusurprise ka. Akala ko ba, discipleship, eh bakit pasaway yung mga tao ko? Dapat hindi ka na nasusurprise. Napansin ko lahat, even yung mga magagaling sa mundo, may cross. Si Manny Pacquiao, may cross. Grabe cross nito, ha? Kaya tinan mo, naging world class. Si Bill Gates, may cross. Napansin ko, kapag malinaw ang cross mo, malinaw ang bayad mo. Si Christ, tatlong beses niya,
Niyakap ang krus niya, kaya niyakap siya ng Ama. Are you excited? Whew! Si Christ tinaas, pinarangalan, nirespeto at hinangaan sa buong mundo dahil sa krus niya. Now sabi ni Lord, Nak, you cannot be a disciple unless you carry the cross. Christian life is not a comfortable life. Christian life is not what? A happy-go-lucky life. Ano ba cross natin? Discipling your 12 is a type of cross. Devotion can be considered a cross. Sino ho nagde-devotion dito? Ano ba yan ang aga-aga? Ba't naman si Pastor Pabs, kailangan pang i-require? Ang hirap na nga mag-aral, kailangan pang mag-aral ng Biblia. That's considered a cross. Service to the Lord rendered without pay is a cross. Pagpupuyat mo is a cross. Ano ba yan? Ba't kailangan magpuyat? It's a cross. Pag-share mo ng gospel, nire-reject ka, pinagtatawanan ka, it's a cross. Paghilot at pag-bold natin sa disciples natin, is a cross. Mahirap yon. It can be your cross. Misis nyo, hindi cross yan, paku yan. Kaya magtinutinu kayo. Na-joke lang po. Kailan daw? Sabi nila, daily daw. Meaning, you are a full-time cross barrier. You are a full-time cross carrier. May cross at 12, cross yan, papasang ko yan. Ayan, devotion, cross yan, ipapasang ko yan. Hindi ako makakapasok sa langit hanggat wala akong bit na cross. Are you excited to become a disciple of Christ? Sabi mo nga sa katabi mo, pre, ang hirap pala. Sabi mo sa katabi mo, pre, pagbilang ko ng 3, tumakbo na tayo. Ani number one, who wants to become a disciple of Christ? Number one, you have to what? Deny yourself. Number two, you have to what? Take your cross. Pastor, take your cross daily. Alam mo, dito lang ho ako nakarinig ng mga pastor, maniwala ka sa akin, it revolutionized me. May mga ibang pastor nagpapalamig lang ho ng aircon sa loob ng office nila. Ang dami ho. Carry your cross. Tingin mabuti sa akin. Alam mo, kunting tiis na lang, magsasaya tayo sa langit. Kunting tiis na lang, magsasaya tayo. Alam mo, tingin mabuti sa akin, hindi masaya buhay Kristiyano. Pinakita ni Jesus yan. Si Jesus, ang buong buhay niya, pag-iyak. Sufferings, cross. If you want to follow Christ, take up your cross. Konting tiis na lang, Daddy will welcome you home. Ang tindi ng naghihintay sa akin sa langit. Ang tindi na naghihintay sa iyo sa langit. Remember na ang buhay na to, hindi mo to buhay. Practice lang to. Ang totoong buhay sa langit. Eh kung hindi ka maghihirap, habang buhay ka maghihirap sa impyerno. Sabi ni Lord, anak, become my disciple. Carry your cross. Number three and the last. Are you excited? Number three. And sabi niya, deny yourself, carry your cross. And number three, he said, follow me. Sabi mo nga, follow me. Yes, the Lord is inviting you to follow Him. Parang sinasabi ni Christ ganito. Andiyan na ba kayo? Ganito sinasabi ni Christ. Kung nagbuhat ako ng cross at disciple kita, sundan mo ako na may cross ka. Huwag na huwag kang susunod sa akin na wala kang cross. Andiyan ka ba? Akala nila dati, ang walang magawa lang sa buhay ang pwedeng maging disciple. Para bang option ang pagiging disipulo? Hindi ho. He wants to challenge every one of you na ano, to give up everything and take up your cross. Dahil ba selfish si Lord? Hindi, kasi gusto niya may makuha ka. Inulit ko lang ho, you know, si Pastor Dennis Roldan po, may anak ho siya pangatlo, si Michelle Gumabaw. Si Michelle Gumabaw ho, ito, ka-churchmate po namin ito, ang pinaglalaban ho niya,
yung ano scholarship niya. Sumali siya sa volleyball ng ano, UAAP. Sa lista po ito. Antindi ko, napapanood niyo ito siguro sa TV kung kilala niyo siya. Maniwala ka sa akin, pinaglalaban nito scholarship nito. Alam mo ginagawa? Grabe, gising ni Michelle sa umaga. Grabe gising nito para sundin ang coach niya, nanginginig pa. Pag nag-a-abroad to, last month, nag-abroad ho to, pumunta hong Japan. Wala ho siyang nagawa. Wala ho siyang nagawa, kailangan ho niya maglabas ng pera. Pag nag-abroad sila sa ayaw at gusto nila, maglalabas sila ng pera. Ito ho si Michelle, volleyball player, iniwan ho yung nanay niya. Ma, 1 week, mawawala po ako. Ma, 1 week lang mawawala ako. Kahit ayaw ho ng nanay niya, wala ho siyang magagawa. Iiwan niya nanay niya. Iiwan nila tatay niya, basta masunod lang yung coach. And mind you, walang magawa. Walang magawa yung asawa, walang magawa yung anak, walang magawa yung kapatid. A simple thing of not following instructions can be a cause of them to be pulled out of the team. At ayaw niyang mangyari yon. Sa actual game, magugulat ka, baka bang kulang siya. Pero kahit na, pare-pareho trainings at sufferings. Nagtataka ako at naiinis ako. Bakit hindi natin ito magawa para sa Panginoon? Nakaya natin ang iwan ng nanay at tatay natin para mag-serve sa Diyos. Nakaya natin ilabas ang pera natin para lang sa training ng Diyos. Bakit hindi natin matapos-tapos ang Pepsol training natin? Magto 2 years na. Hindi mo pa matapos-tapos. Hindi mo tapos-tapos, bakit kaka-absent? Ang dahilan mo, busy ka. Devotion, hanggang ngayon, pinag-iisipan mo kung itutuloy mo o hindi. Papaano tayo pupunta sa langit? Hindi ka nga makapunta sa training. Eh yung Jollibee nga, may training eh. Eh yung janitor nga lang, simple, may training. Yung McDonald's, may training. Eh pinakamatinding trabaho to. May training dapat. Selos na selos ako. Bakit itong babaeng to, ibibigay lang lahat para sa scholarship niya. Tingin mabuti sa akin. Sabi, Lord, anak, kung nabibigay mo sa mundo yung oras mo, binibigay mo para matrain ka lang, tingin mabuti sa akin. Anak, magpatrain ka sa akin, eternal value to. Sabi, Lord, anak, kung di mo matapos yung Pepsol mo, tapusin mo na. Anak, kung tinatamad ka pumunta sa mentoring mo, pumunta ka. Andiyan ka ba? Sino dito excited? Paano tayo pupunta sa success kung hindi ka makapunta sa Luke at John at Mark? At hindi mo pa nababasa ang New Testament, ang Old Testament. Paano mo mabibigay ang buhay mo, hindi mo nga maibigay ang tithes mo? Paano mo mabibigay ang buhay mo kung hindi mo man lang mabigay ang oras ko? Ay, te, busy. Naku, 2 hours. Ay, hindi pwede, may exam ako bukas. Ay, hindi pwede, papagalitan ako na nanay ko. Maniwala ka sa akin, si Michelle Gumabo, kahit o ayaw ng nanay at tatay niya, kailangan ho nilang payagan yung anak nila. Kahit ayaw ho ng nanay at tatay nila, kailangan ho niya maglabas ng pera. Alam mo, sa conquest, eternal value to. Magpa-train tayo. Alam mo, sa conquest, eternal value to. Galingan natin. Dapat patay kung patay. Dapat hindi makakaskor ang demonyo sa atin. Dapat panalo tayo. Hindi tayo sabi ko, Lord, hindi ho ako susugod nang alam kong talo ko. Lord, panalo ko. Sabi mo nga sa katabi mo, carry your cross. Now, tingin mabuti sa akin, ba tayo kailangan sumunod kay Christ? Open your Bibles to Philippians 2:8 verse 9. Sabi niya, open your Bibles, and sabi niya, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Sabi niya, therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Whew! That every knee shall bow down in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God and Father. 2 things na nakita ko sa verse, bakit tayo kailangan sumunod kay Christ? Number 1,
following Christ is a sign of humility, obedience, and death. Kitang-kita natin sa verse, sabi niya, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death. Now, tingin mabuti sa akin. People who do not follow Christ is proud people. People who follow Christ, what? Are humble people. Tingin mabuti sa akin. Sabi ni Lord, nak, kapag sinunod mo kay Christ, ako, it signifies that you are what? Humble. Lahat ng ayaw sumunod kay Christ, lahat siyan, ano, mga mayayabang. Ano sa pangalawa, sabi niya dito, obedient. Sabi niya, people who cannot obey are disobedient people. Now, following Christ is a sign that you are humble, that you are obedient, and you are dead. Alam mo yung mga ayaw i-follow si Christ, tingin mabuti sa akin, mga buhay pa. Tingnan mo yung katabi mo, buhay pa yan. Buhay pa yan sa kasalanan, buhay pa yan sa pagdanasa, basta buhay siya. But number two, following Christ is a sign of humility, obedience, and death. Number two, following Christ is a guarantee of exaltation and glorification. Meaning, tingin mabuti sa akin, sabi niya, nung hinumble ni Christ ang sarili niya, naging obedient siya sa kamatayan, tingin mabuti sa akin, God exalted him to the highest place. God gave him what? The name that is above every name. Above what? Kahit mataas kahit sa lupa, sa langit, o sa ilalim ng lupa. Pinakamataas. At kung sino man daw ang sumunod sa kanya, maniwala ho kayo sa akin, ay itataas. No, tingin mo, bakit ka kailangan sumunod kay Jesus? Tingin mabuti sa akin. Ito lang ay ang may garantya na itataas ka niya. Are you excited? Ito lang ang may garantya na kapag sumunod ka sa akin, lubak-lubak man ang daan, may garantya ka, itataas kita. Andiyan ka ba? Madaming tao gustong itaas ang sarili nila. Tingin mabuti sa akin, hindi ho totoo yun. Wala hong pupuntahan yun. Pero kung gusto mong sumunod kay Christ, garantisado, itataas ka niya. Kung si Christ, nung naging obedient sa death, si Christ naging humble, tinaas ni Lord, sumunod ka kay Christ, itataas ka din. Tingnan niyo ho si Saint Benedict. Tingnan niyo ho si Polycarp. Tingnan niyo ho si Saint Augustine. Tingnan niyo si Apostle Paul. Si Francis of Assisi, Saint Francis of Assisi. They followed Christ and they were lifted up. They followed Christ and they were glorified. Ang sabi ni Christ, Mark 10:29. Now, you follow me. No one who has left their homes, their brothers or sisters or father or children or fields for me and for the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age and in the age to come. Ito lang ho ang may garantya na kapag sinunod mo si Christ, maniwala ho kayo sa akin. You will have what? Blessing here in this earth, 100 times. Hindi lang ho rito sa mundong ito, pati sa kabilang buhay. Siya lang ay may garantya na 100% you will receive while you live here on earth. Baka akala nyo, maghihirap lang ho kayo. Hindi ho. Maghihirap kayo, pero maniwala ka sa akin, si Lord ang bahala sa'yo, times 100. Parang malupit si Christ, alam ko. Inviting a man, nakamamatay lang yung tatay at sinabing, follow me. May karapatan yung mama na sabing, teka, ibuburol ko muna yung tatay ko. Sabi ni Lord, kalimutan mo yung tatay mo, hayaan. Kalimutan mo tatay mo, follow me. Si Christ lang ho ang matapang nasasabihin sa isang mama na ano, susunod naman kay Christ. Ay, Lord, magpapaalam. Magpapaalam lang naman sa magulang. Papapaalam lang ho ako sa pamilya ko. Sabi ni Christ, no. Sabi niya, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit in the service of the kingdom of God. Sabi ni Christ, kung alam mo lang ang naghihintay sa'yo, hindi ka nalilingon. Ang lupit. Sabi mo nga sa katabi mo, ang lupit.
Sundin niyo ako anuman ang mangyari, sabi ni Christ. Akong bahala sa'yo. Sabi ni Lord, Nak, huwag kayong aalis ng focus sa akin. Ako lang ang may assurance na pangit ang dadaanan mo, lubak-lubak ang dadaanan mo, pero ako lang ang may assurance na itataas kita. Ako lang ang may assurance that I will give you eternal life. You know, following Christ will make you happy. Following Christ will make you fulfilled. Following Christ will make you successful. Nga pala, huwag ka na sumali sa game ng mundo. Sa final analysis, talo ka. Don't join their game. Make it your career to follow Christ. You know, to end this, it says in Matthew 6:33, sabi niya, this is the kingdom principle. Seek me first and everything will be given to you. Di negotiable ang pagiging disciple. Sabi ni Lord, Nak, iwanan mo, kalimutan mo ang kahahabol sa mundong to. Anak, habulin mo ko. Tignan natin kung hindi ka habulin ng mga hinahabol mo. You know, ako ho ang tao na maniwala ho kayo sa akin at sa hindi. Number one po ako na promotor, na ano, nasa front line po ako na humahabol sa mundo. Frontliner po ako. 2 years ago, before I graduated, the Lord talked to me. Ang sakit ng ulo sa akin ng tatay ko, kaya medyo nakalbo. And you know, sabi sa akin, Lord, Nak, pagod na pagod ako, kakahabol. Thesis, kakahabol. Play, theater, kakahabol. Pera. At alam mo, kinausap ako ni Lord. Sabi niya sa akin, Nak, pagod ka na ba? Sabi ko, utang na loob, Lord. Yes, pagod na ako. O di, kung pagod ka na, edi, kakaiyak naman. Edi, kung pagod ka na, habulin mo ako. Sabi ko, Lord, utang na loob naman. Pagod na nga ako, hahabulin pa kita. And sabi sa akin, Lord, Nak, yes, follow me, run after me. Run after me. And you know what? I decided right there and then na iwanan lahat ng hinahabol ko sa buhay before I graduated. And you know what happened to me? Habi ko, Lord, maging mataas lang ako sa thesis ko, masaya na ako. Lord, yung theater ko, ako, palpak ako mag-theater, gumawa ng theater. Basta maging magaling lang ako, okay na ako. Basta maging mayaman lang ako, okay na ako. Sabi ni Lord, Nak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Follow me. Right there and then, I followed the Lord. Sabi ko, Lord, I will start myself. May apat lang ako noon. Alam nila, Pastor Aurelio, apat lang ang tao ko, mga kapatid ko pa. Tapos yung kapatid ko, pasaway pa. But you know what happened to me? After 2 years lumipas, we grow from hundreds of people. And you know, tingin mabuti sa akin. Before I graduated, sabi sa akin, three things happened to me. Number one, I graduated as the best thesis in Miriam College. Hindi ko hukaya yun. Nung humabol po ko kay Christ, sabi niya, oh, tignan mo, sabi ko sa'yo, hahabulin ka eh. Pangalawa, yung play ko po, na kami, Miriam, dinirek ko po, tsaka, basta yun. It was one of the best theater plays in NCR. And number three, I graduate, ako ho unang-una nagkatrabaho sa buong Miriam. Ako ho unang-una, baka naman kasi janitor ka, hindi ho. Nalulula ho ako sa binigay sa akin na Diyos. But of course, no, we all know the story. After 1 year, I resigned. Because this world is not enough for me. I want to serve the Lord. I want to give my life to the Lord. I don't want to serve the world. I want to serve God. And of course, no, ang kwento ko, may mga panahon na hindi ako hinahabol ng mga gusto kong humabol sa akin. But I came into a conclusion. Father, kahit hindi na ho nila ako habulin, basta hinahabol kita, sapat na. Believe me, the Lord never failed me.
Lahat ho nawang kakaklase ko, mga iba-iba na silang feel, they are calling me, sinasabi na sa akin, Fethi, you are making history. You are making God smile. And I think that's the best career. You know, young people, kung i-give up mo ngayon yung boyfriend mo, maniwala ka sa akin, the Lord will bless you. Men, women, alam mo, baka hindi mo alam, excuses mo, pwedeng mundo mo yan. Pero kung i-give up mo excuses mo, and you will serve God, the best is yet to come in your life. Pastors, di ko alam, baka may kailangan kang ibaba ngayon at sabihin sa Lord, Lord, may 1% pa na hindi ko nabibigay sa'yo. Lord, I am willing to become your disciple. Youth, kung hindi mo bibigay ang buhay mo ngayon, kailan pa? Ako ho nagsasabi sa'yo, hindi kawalan ang sumunod sa Diyos. Men, women, maniwala ho kayo sa akin, the Lord will bless you. Eh kung hindi ako i-bless ni Lord, kahit ho maghirap tayo, isang karangalan na ang maglingkod sa Diyos. You know, as a challenge, let's look at the context ng Luke 12. Luke 9 is about what? If you want to review mamaya pag-uwi ninyo or sa lunch, Luke 9 is about what? Luke 9 is about the sending of the 12. Nung sinend ni Jesus Christ yung 12 niya, umalingaw-ngaw yung conquest na ginawa ng 12. Umalingaw-ngaw huto hanggang sa trono ni Herod. Sabi ni Herod sa kanila, teka, akala ko patay na yan. Si John the Baptist ba yan? Pinatay ko na yan ah. Na insecure pati si Herod. Sabi niya, may iba't sa mamang to, umalingaw nga yung conquest, yung singaw ng conquest kahit kay Herod. And then after, in the next verse, you can see that there was a feeding of the 5,000. Nakita niyo? God demonstrated His Messiahship. What? By what? Him feeding the 5,000. And after that, Christ, He revealed Himself to what? To Peter. His Messiahship, His identity to Peter. Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. And right after verse 23, makikita natin, sabi niya, I am the Messiah. This is, ito gusto kong gawin ninyo, sabi ni Christ. Kung sino man ang iiwan, magdi-deny, magte-take up ng cross, and kung sino man ang susunod sa akin, will be my disciple. Sa makatuwid, andiyan ka ba? Tingin mo po. Sa makatuwid, ang instruction ni Christ is what? Is what? He is to become His disciple. Meaning, Christ is looking for successors. Ako, kung tatanungin niyo ako, kitang-kita ko sa Bible that Christ is looking for a successor. Hanggang ngayon, naghahanap po siya ng mga tao na susunod sa kanya. No matter what it takes. Regardless of your age, regardless of your gender, regardless of who you are, whether you are a pastor or not, a leader or not, rich man or poor man, regardless of your status, whether you are what, whether you are, you have finished college or not, He is looking for a successor, for a true successor. The Lord is inviting you right now, anak, I revealed myself to all of you. I am the Messiah. Follow me. I want you to know, you know, I learned that discipleship is not just discipling people. Discipleship is about you being a disciple. Today, Christ is asking you, do you want to follow me? Do you want to become my successor? Do you want to enter into the world of discipleship? Na pag tumaya ka, panalo ka dito sa lupa, pati sa langit.
Every one of you, listen to me. If you want, you will decide right now. Sabi ko nga sa inyo, pwede ko kayong pagtawanin, but I want to tell the truth. Christ is looking for true disciples. Everyone, if you want to follow the Lord, at the count of three, I want you to stand up and raise your hands if you want to become a disciple of the Lord. 1, 2, 3. Close your eyes. Close your eyes. Huwag niyo napansinin yung katabi niyo. You know, kausap kita ngayon. Alam ng Diyos. Gusto ng Diyos na ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. The Lord is asking you right now, ikaw hindi yung katabi mo. Tinatanong ka ng Diyos, anak, gusto mo bang maging disipulo ko? Not do you want to enter into the world of discipleship? Ano makukuha mo kung nakuha mo ang mundo pero hindi mo naligtas ang kaluluwa mo? Ano makukuha mo kung nakuha mo ang mundo pero hindi kita naging disipulo? The Lord is inviting you right now. Deny yourself. Carry your cross and follow Christ. Young people, give your life to the Lord. Marahil sinasabi mo, bata ka pa. Marahil sinasabi mo, fresh ka pa. Marahil sinasabi mo, gusto mo pa. Pero sabi ng Lord, lahat na may gusto pa, wala nang makukuha. Lahat ng ayaw ibigay ang buhay nila sa Panginoon, walang makukuha. Young people, I want you to risk your life for the Lord, to become a disciple of Christ. Men, women, ako ho 22 years old. Wala ho, marahil wala akong karapatan na sabihin sa inyo. Pwede nyo sabihin sa akin, hindi mo alam ang sinasabi mo, bata ka pa. But these words came not from my mouth, but these words came from Jesus Christ. And I want you to become, He wants you to become a disciple of Christ. Give your all to the Lord. Give your everything to the Lord. Quit the game of this world. Quit the game of this world and enter into the world of discipleship. I believe me, you will never be the same again. If you want to give your lives to the Lord, I want you to talk to God right now. This is a wonderful time. Lord, ibibigay ko po sa iyo ang buhay ko. Lord, hindi ka naghahanap ng miyembro lang. Lord, hindi ka naghahanap ng magaling lang. Hindi ka naghahanap ng matindi lang. Naghahanap ka ng disipulo. God wants you to become His disciple. God wants you not to look back from your past. Hindi, Lord, may gagawin lang ako. Hindi, Lord, magpapaalam lang ako. Hindi, no. Sabi, Lord, nakpatay kong pata, ibigay mo buhay mo sa akin. Ilustay mo buhay mo sa akin. Ipagkanulo mo buhay mo sa akin. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo alam kung anong naghihintay sa'yo. Young people, give your lives to God. Men, women, give your lives to Jesus Christ. Pastors, give your lives to Jesus Christ. Give your 100% to Jesus Christ. May iba sa inyo, 1%, give your all to Christ. What profits are